sa amin ng mga kahit dito sa United States, parang yung ibang tingin ng mga foreigner, scammer daw yung Filipino. Paano mo sabi? Na yung iba, green card lang daw yung habol namin. Just for me, baby, I love you always. Hi guys, welcome back to our channel. Today's video, gagawa ko ng reaction video kay Sir Idol Raffy Tolfo, yung kay Sir Brian Hughes. Ano? Hugs? I don't know, Hugs. Yung spelling niya Hughes. Yung taga San Francisco, California. So, isa siyang American na yung misis niya is a lesbian. Ngayon, humingi siya ng tulong kay Sir Raffy kasi nga may karelasyon daw sa Sheila, pero past alam ko ex or past relationship ngayon. Ngayon, saan sila nagkamit? Sa Tarlac sila, parang nagtatrabaho ng sa isang restaurant si Jeneline yung wife niya. And then, rumapit siya kay Sir Raffy para humingi ng tulong kasi nung pumunta daw siya ng Manila, gusto niya makipag-meet kay Jeneline sa wife niya. Kaya lang, tinext siya ni Jeneline na send me 100,000. So parang, hello, mag-asawa na nga kayo, tapos humihiga pa ng pera. Ngayon, nung tinawagan ni Sir Raffy si Sheila to confirm na kung meron niya silang relationship, parang dinideny nito ni Sheila na, no, that was my fast and we're having fun, blah, blah, blah. Pero meron kasing text, may ebidensya kasi to si Brian na... Paano mo sabi? Sinabi doon ng wife niya na si Jeneline, don't worry, you still may have me. We're just a friend with benefits. Hello, tama ba 'yan sabihin mo sa husband mo? Parang luka-luka ka ba? Tapos ang sabi ni Brian na kahit may anak na si Jeneline, mahal na mahal niya si Jeneline, kumbaga minahal niya yung anak. Binibigyan ng pera doon na akala ni Brian, tinutulungan din yung family ni Jeneline, pero konti lang daw kasi napupunta ata sa bisyo. Parang ito si Jeneline lulong ata sa ano to eh, hindi sa droga. Paano mo sabi? I'm sorry. Hindi sa droga, sa casino. Yun yung mahirap sa atin eh. Ang sabi ni Therapy, tinatanong niya si Sheila kung totoong may relationship sila. Yun nga, parang di-deny. Tapos, kasi ang nabigay ata ng lalaki is $35,000. Parang mga gano'n, 1.5 million. Something like that kung value sa equivalent ng money natin sa Philippines. And then, ang sabi nito ni Brian, parang may picture ata na nagtutwerk, ano siya nagtutwerk, isa sa kanilang dalawa. Tapos, may picture sila ng naka-couple shirt sa SEA Games. That was December. Tapos, tinanong ni Raffy yung babae, parang last year pa daw, wala silang communication, hindi daw sa nagkikita. So, it's a big lie, right? Ngayon, ang komento ko naman, yun, parang, bakit yung mga ibang Pilipina, hindi ba kayo nahihiya? Kasi kami nga, may asawa kong foreigner. Paano mo sabi? Yung ibang Pilipina may asawang foreigner. Parang, ang late na ng tingin nila sa atin. Kasi nga, parang, maraming naglumalapit kay Sir Raffy Tolfo na humingi ng tulong. Kasi karamihan sa kanila, karamihan sa mga Pilipina, is scammer na. Ano bang nangyayari sa mundo? Napakabait nung lalaki. Alam mo, makikita mo or malalaman mo na mabait yung guy, si Sir Brian. Kasi, magsalita siya parang malumanay. Yung parang slow. Napaka,
is ano yung magsalita, hindi ko alam kung tama yung words ko, guys. Comment ko naman dito kay Brian, parang may mali din naman siya eh, kasi bakit alam niya na bisexual yung wife niya? Siguro, iniisip niya na magbabago rin kasi sanabi niya dito sa United States, yung mga babae daw na bisexual pag may asawa na or may partner na, parang nagbabago naman. Yun siguro ang iniisip niya ang pagbabago. Kaya lang din naman nagbago to sa Jeneline eh. Kasi relationship nila kasi December lang yung picture nila. Parang dinidenay lang nila. And then, ang comment ko naman kay Brian, yun, bakit di na lang di niya pinetition to si Jeneline papuntahin dito sa United States? Kasi nung tinanong siya ni Sir Rafi Tolfo kung syempre long distance relationship, pumupunta lang siya sa Pilipinas parang 5 to 6 times a year. Syempre yung babae maghahanap yan, lalo na kung sabihin natin may bisyo. Tapos bisexual pa. So what did you expect, 'di ba? Lahat naman tayo, hindi sa nagmamalinis ako, guys. Lahat tayo may pinagdadaanan. Eh kung ganun yung asawa mo, tapos long distance relationship pa kayo, hindi kayo magkasama, at talagang gagawa ng kagaguhan niyan. Yung, 'di ba? So para naman sa akin, dapat kaya lang nung in-interview siya, sabi niya kasi parang ginibab or willing siyang yung citizenship niya para lang dito kay Jeneline na tumira siya sa Pilipinas, yung mga gano'n. Kaya lang, sadyang gano'n ang buhay eh. Minsan, yun nga, minsan makakatapat ka ng walang hiya, makakatapat ka ng mabait. So, nakakaawa yung mga foreigner na gano'n na parang niloloko na lang ng mga Pilipina, di ba? Hello, imagine ang laki niya naman ng pera, guys. 1.5 million. Hay nako, malaking negosyo na 'yun para sa akin. Ang hirap-hirap magbarat ng buto dito sa United States kasi maraming bills dito, bahay, yung mga insurance niyo, lahat. Ay nako. Oh, no. Ay, message ko lang sa mga Pilipina na gusto magmahal ng foreigner, make sure namamahalin niyo yung guy at huwag i-scam kasi kawawa naman yung lalaki. Kung mangi-scam lang din kayo, edi sa kapwa Pilipino na lang, hindi nakakahiya. Diba? Joke lang yung guys. Pero, yun nga, kahit sa Pilipino, huwag niyong gagawin yun. Kasi, diba, alam mo, naniniwala naman ako eh. Naniniwala ako na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, mangyayari sa'yo. So, siguro, kung hindi pa nga yung time, baka sabihin natin sa mga anak mo, or sabi hindi natin alam eh, hindi naman natutulog si God eh. Comment ko sa mga Pilipina, guys, hindi masamang magmahal ng foreigner, hindi masamang magmahal ng hindi masamang umibig, pero sana totoo yung nararamdaman nyo, guys. Mahalin nyo yung partner nyo, or kung American man or Filipino yan, family nyo, diba? Wag na yung puro scam kasi nakakahiya na. Ang hihin sa amin ng mga kahit dito sa United States, parang yung ibang tingin ng mga foreigner, scammer daw yung Philippines. Paano masabi? Na yung iba, green card lang daw yung habol namin. Hello, hindi naman lahat, di ba? Dahil sa mga ganyang scammer na yan kasi. Anyway, guys, thank you for watching. If you are new to my channel, mag-subscribe ka na, guys, and hit the bell button so you always notified to my upcoming video. Mwah, mwah, mwah!